Good morning po sa inyo mga kaaya-aya kong manonood at kaaya-aya mga subscriber. Aya mo to vlog sir po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe ng aking channel, pakisubscribe na rin po. Aya mo to vlog po, Los Angeles, California, USA. Pakilike na rin po ang aking Facebook page, si Aya mo to vlog po. So, wala po tayong gala ngayon sa mga magagandang tanawin dahil napakalamig po ng panahon. Tsaka gabi na rin po ako nauwi kaya hindi po ako nakakapag-vlog at wala po akong oras mag-vlog. Dahil sabi ko kanina, malamig po ang panahon. Opo, malamig po, makulimlim. Ayan po. Oh. So kung ganitong oras, mainit na sa Pilipinas, dito po sa Amerika. Dahil bare months na, so unti-unti nang lumalamig. At sa mga ibang states, yung yellow po hanggang dito ko na po sa, hanggang dito na po sa ilong ko. Kaya, hindi po muna tayo mag-vlog ngayon dahil napakalamig po ng panahon, nakakatamad pong lumabas at busy rin po ako na tao. So, habang wala po tayong vlog ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano mag-inspect ng ating gulong. Hindi man po ganun kakalkal, pero simpleng basic lang po magagawa natin na inspection. Yung madudungaw lang ng daliri natin, madudungaw lang ng mata natin. Ano po yung sinasabi ko, ipakita ko na po sa inyo. So, andito po yung aking gulong na sinasabi ko kanina. Unang-una po sa lahat, bago po tayo magpapalit ng ating gulong, titignan po natin yung tire size. Ayan po yung tire size natin, oh. 3.5-10 yung po sa akin. Ewan ko lang po yung sa mga motor nyo. So, hindi naman po mahirap hanapin yung mga tire size kasi nandyan lang po yan, eh. Kung hindi nyo po mahanap, o kung hindi kayo marunong maghanap, meron mga users manual ang mga motor nyo, hanapin nyo po doon. O kung second hand din nabili nyo at walang users manual yung dating may-ari o hindi nila na ibigay sa'yo, maigi pong dalin nyo po sa tire shop yung motor nyo. Sila na pong bahala maghanap ng gulong nyo na tire size po. So, kung mag-DIY naman po kayo, make sure po na yung pong parang aro sa loob, ayan po, yung parang aro na yan, susundin nyo po yan kung paano nyo po ikakabit. Kasi po, pag nagkamali po kayo, may chance po na pwede kayo madisgrasya. So, yung sinasabi ko po pala, kung paano nyo i-check yung tire tread ninyo. Meron po ako ditong coins na ilulusot. So, ganito po yung pag-inspect natin ng gulong. So, kapag malalim na po yung, ano nyo, yung guhit nyo, pagkalusot nyo po ng coins nyo at nakalubog yung coins nyo ng ganyan, ganyan po yung tsura nya, okay pa po yung gulong mo. Pero kung nakaangat na siyang ganyan or halos itong ibabaw tsaka itong guhit pantay na, ibig sabihin po nyan, pudpud na po yung gulong nyo at magpalit na po kayo. Kaya, ano po bang gulong ang maganda para sa aking motor? Kayo pong bahala kung anong desired na tire na gusto nyo. Kung ano po, excuse me, kung gusto nyo po ng road tire, sabihin nyo po dun sa shop o sa bibilhan nyo kay Shopee o kay Google, i-type nyo, type nyo type ng gulong na gusto nyo, kunyari pang road tire, ilagay nyo road tire. Ano po ba ang magandang gulong kaaya? Sa akin po, ang ginagamit ko po ay Michelin, kasi po proven and tested na po yan. Hindi lang po sa akin, maski po yung mga tao dun sa bahay, mga sasakyan po nila doon na 4 wheels, puro Michelin po yung gulong nila. Matagal po yung bago mapudpod, kaya kung ako lang po tatanungin nyo, mag Michelin tires po kayo. Mura po yung Michelin tires dito sa Amerika. Ewan ko lang sa Pilipinas kung magkano, pero kahit naman po mahal lang Michelin tires sa Pilipinas, worth it naman po siya kasi taunan nyo naman po gagamitin, lalo na kung hindi naman kayo nagtatravel ng more than 50 kilometers a day, patitipid niyo po yung gulong nyo. So, pangalawa po, i-check niyo po na mabuti kung malambot na po yung gulong nyo o hindi pa. Makakapaan nyo naman po na ganyan, Makakapaan nyo po siyang ganyan. So, excuse me. Makakapaan nyo po siya kung malambot na o hindi na. Ngayon po, kung medyo malambot-lambot na siya, hanginan na po siya, pero tamang-tamang hangin lang, wag naman yung sobra kasi
Pag itong gulong nyo po ay umaandar, umiikot po yan. So, nag-aano pa po yan ng heat. Nagpo-produce pa po yata yan ng heat at nag-aano pa po yan. Kumbaga nadadagdagan pa po yung hangin niya sa loob. Kaya, kung hindi pa naman malambot na malambot, wag nyo naman pong hanginan. O, wag naman po yung masyadong matigas kasi matalbog po yan. Matalbog po yung gulong nyo. Pero sa akin po, mas gusto ko po yung matigas. Yan po yung matigas po na gulong. Hindi naman yung sobrang tigas, yung tama lang na hindi mapipipi yung rims ko. Yung tamang-tama lang po, yung masatisfy lang ako sa sarili ko na okay yung gulong ko, malambot, okay na ako. Pero kayo pa rin pong bahala. Kayo po masusunod kung gusto niyo ng malambot na malambot at may pambili kayo ng mga goma. Sige, magpalambot kayo ng gulong. Pero sinasabi ko lang po sa inyo, wag pong malambot na malambot yung gulong nyo. Kasi pag kada dumadaan po kayo sa humps, nabubugbog po yung gulong nyo, nagkakaroon po ng mga bukol-bukol yan. Ano po yung bukol-bukol na yun? Hindi ko na po i-explain kasi hindi ko po alam yun. Na-experience ko po dati kasi sa aray ko, sa motor ko yun eh. Kung hindi ko hinanginan yung gulong ko, nagkabukol-bukol, kaya yun. Sinasabi ko lang po sa inyo yung experience ko. So, ganun din po sa likod ng gulong nyo. Pare-pareho lang po ng style na pag-inspect yan. So, nandito po yung tire size natin. Ayan po, tire size. Tapos yung wheel rotation po, nandiyan naman po. Kayo na pong bahala maghanap kung mag-DIY kayo. Sana ba yun? Hindi ko makita. Yan. Ayan po. Sabi ko kanina, sundin nyo yung posisyon ng gulong nyo tsaka yung araw. Ayan po, sundin nyo po yung araw na yan pala, sorry. Sundin nyo yung araw na yan. Bakit? Hindi ko alam kung bakit kailangan laging ganyan. Mag-prefer na lang kayo sa Google or kayo sa user's manual na motor nyo para malaman nyo yung mga dapat nyo malaman. Tapos, inspectin nyo rin po pala yung ano nyo. Ganun din po. Naglulusot kayo ng coins. Tapos, tingnan nyo rin po kung pantay na yung ano. Yung kapos sinabi ko, gawin nyo po. Kung yung ginawa nyo sa harap, gawin nyo rin po sa likod. At ugaliin nyo po na kada aalis kayo ng bahay, magche-check po kayo ng gulong nyo. Check nyo po kung may mga tumutusok dyan sa gulong nyo ng mga bubog, ng mga pako, minsan mga tornilyo, mga thumbtacks, ganun. Kung nasa labas naman kayo, tignan nyo po yung gulong nyo kung minawakwak, kung may nakatusok ng mga pako, ganun. Para hindi naman po kayo magkaroon ng abirya o madisgrasya kung sakaling hindi nyo mapansin agad na bitak yung gulong nyo o may nakatusok. So, mga kaaya, yun lang po ang sorry po. So, yun lang po ang ating video for today. Yun lang po ang ating vlog for today. So, thank you so much po sa inyong panonood at thank you po sa pag-subscribe ninyo. Bago ko po i-close ang ating vlog, shout out po pala sa mga manonood, sa mga tropa ko sa Pilipinas, sa mga pamilya ko sa Pilipinas, at yung mga magigiting ko po mga mekaniko, mga Duyot Works. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo lagi. Ay, shout out pala kay bago po mag-close, sorry. Shout out pala kay Mike Ebrero kanina. Nakasalubong ko siya kanina sa Lassen, tsaka sa Wilbur ba yun? Wilbur Street, oh. Shout out sa'yo, paring Mike. Ingat ka sa pagdadrive. Oh, shout out po sa inyong lahat, sa mga manonood po. God bless po sa inyo. Thank you po sa panonood. Sasara ko na po yung vlog. Ching!